nagumulantang sa buong mundo. Isang nurse pinangalan ng Angel of Death na responsable sa pagkamatay ng 25 pasyente. Ang mga biktima, babae o lalaki na naglag sa patibong ng nurse na ito noong buwan ng Setyembre at Oktubre noong 1987 sa Long Island, New York, USA. Gamit ang nakamamatay na gamot na Pavolon at Anectin, ang mga pasyente hinarap ang kamatayang hindi nila hinahangad sa kamay ng taong akala nilang mapagkakatiwalaan. Ang kagimbal-gimbal na paghahasik ng kasamaan ng nurse na ito ay natapos noong Oktubre 12, 1987 nang mahuli ang suspect. Danica, nabalitaan niyo din ako sa 315 ng ganun mo daw. We thank you. Oh, Kat, alam mo, pero usapin ka dito kanina sa doctor's lounge. Ang galing mo daw. Nabihin mo ako. Sana all para matulad niyo, no? Ano yung sabihin mo? Alam ko naman sa sarili ko na ginagawa ko lahat, ha? Sadyang may paborito ka lang. Dahil lamang sa hindi makamit ang puring inaasam niya, binalak niyang simulan ang kanyang hindi makataong plano. Dito na pag-isipan ni Angel of Death ang pagturok ng gamot sa kayang gawing paralisado ang pasyente at sa huli ay ipapakita niya ang pagkabayani niya sa pamamagitan ng pagligtas sa mga pasyente ito. Ah, alam ko na. Pwede to. Oh, pagkakataon ko na to. Alin kaya dito gagamitin ko? Ma, ano pa yung name? Nani ka, Jason. Okay, ma, ang meds ko ibibigay ko sa inyo is for, ano, for pneumonia po. Specifically, sa Coroxime. If it's okay lang po, ma'am, ano yung, kamusta po yung pangaramdam? Medyo, nahihirapan pa ako huminga. Mm-hmm. Naliligit yung dimdib ko, gano'n. Mm-hmm. For ilang days po? Since kahapon. Umunta kayo sa akin. Tignan nyo lang kung hindi ako mapuri nito. Bigyan ko na po. Administer ko na pa ng mabagal na hindi pa sumakit. Okay na po.
mag-ring lang po kayo ng bell if may kailangan po kayo or may, medyo may nahihirap po kayo makarap. Ring lang po kayo ng bell. Ma'am, pasensya na po kayo. Mama! Okay na po ba? Di ba mabigay ko parang na? Nabili ko na po yung antidote na mabilisan ko. I hope okay na po. Kamusta na po at the moment? Medyo umakay ko. Kasi sa kanino. Nagtagumpay si Angelo sa mga unang pasyente ang ginawa niya nito. Ngunit may mga pagpanahong hindi niya maisalba ang pasyente sa nakamamatay na gamot na ito. Nakita ni Angelo na mas magiging matagumpay ang kanyang plano kung ang duty niya ay pangmadaling araw. Sa maikling panahon, tinagurian siyang Good Samaritan sa mga pasyente niya at ng ibang kasama sa trabaho. Ngunit, kahina-hinalang mas maraming record ng Code Blue na pumapatak sa bilang na 37 pasyente ang muntikang mamatay sa kanyang shift. 12 sa mga ito ang nabuhay upang tumestigo sa kanilang karanasan. October 11, 1987 nang matapos ang paghahasik ng kasamaan ni Angelo. Isa sa mga biktima niya, pinangalan ng Jerolamo Kusic, ay nakatawag sa nurse station matapos makatanggap ng gamot mula kay Angelo. Sa mabuting kapalaran, hindi si Angelo ang rumesponde sa tawag ni Jerolamo. Naghinala ang nurse na nag-assess kay Jerolamo, kaya't kinuhanan niya ito ng urine sample at dali-daling dinala sa laboratory. Doon nabunyag ng nagpositibo sa gamot na Pavolon at Anakin ang urine ng sample ni Jerolamo na siya namang pinagtakahan ng nurse dahil wala naman ito sa preskripsyon ng doktor sa pasyenteng si Jerolamo. Kinabukasan, sinugod ang bahay at locker ni Angelo at doon nakumpirma na mayroong vial ng Pavolon at Anakin ang locker ni Angelo. Nagpositibo rin ang 10 sa mga namatay sa shift ni Angelo sa 2 gamot na ito. Matapos mabulgar ang kasamaang ginagawa ni Angelo, umamin si Angelo sa krimen na kanyang ginawa.
Angelo, we need to understand why you did this. Ipaliwanag mo. Alam mo yung feeling na isa kang bayani. Sa akin, di ko nakakuha. At minsan kapag nakakita ko yung ibang tao na nakakatulong sila, may recognition sila, ako, di ko naranasan yun. Parang may kulang sa akin. Di ko nagagawa. Kaya ginagawa ko to. Tell us more about your plan. Sa tingin mo, makakatulong sa'yo yan? Ang dahilan, bakit ginagawa ko yung sitwasyon na yun, na nahihirapan yung pasyente. Para makabuild ako ng confidence. Yung parang nandun ako agad para maagapan ko na siya. Kaso, ayun, yung dahilan dun is para yung feeling na maging isang bayani, ipakita ko sa mga co-workers ko na isa kong matino, parang may silbi din ako sa hospital. Ayun, ganun feeling ba? Alam mo ba yung nagawa mo, Angelo? You've been charged with multiple counts of second-degree murder. Murder yon. Naiintindihan mo ba yung consequence ng ginawa mo? Oo, naiintindihan ko. Yung sakit na binigay ko sa kanila, yung mga patient na suffer sa respiratory distress, wish ko sanang makabalik sila. Alam mo yung feeling na gusto ko gawin lahat, pero ako pala yung dahilan. Tanggap ko na lahat. And I'll accept any consequences. Ano nga ba ang nakakatakot na gamot na ito? At ano ang epekto nito na nagdudulot ng kamatayan sa pasyente? Alamin natin, Nurse Kat. Ang gumot na pavion o pancoronium bromide ay isang non-depolarizing neuromuscular blocker na ginagamit upang ma-relax ang mga muscle at mag-induce ng paralysis. Ito ay kadalasang ginagamit sa anesthesia, endotracheal intubation o mechanical ventilation. Ang pavulon ang nagbo-block sa aksyon ng acetylcholine, isang neurotransmitter na nagsisend ng signal sa mga nerve cells upang mag-contract ang mga muscles. Kapag ito ay na-block, ang mga muscles sa katawan, katulad ng muscles na ginagamit natin upang huminga, ay napaparalyze. Ang gamot na ito ay nararapat na maingat maibigay sa pasyente kung kaya't importante makumpirma ang order ng doktor bago ito ibigay sa pasyente. Kapag ito ay nabigay, ito ay maaaring magdulot ng paralysis ng respiratory muscles na maaaring maging respiratory failure at sa malalang kaso, kamatayan. Isa pang gamot na ginamit ni Angelo sa pagpatay ng kanyang pasyente ay ang gamot na anectin, kilala rin sa pangalang succinylcholine o succametonium. Ang antidote o gamot na maaaring sumalungat sa epekto nito ay neostigmine, isang neuromuscular blockade reversal agent. Ang trabaho ng gamot na ito ay pagtigil sa aksyon ng acetylcholinesterase, isang enzyme na nagbe-breakdown ng acetylcholine, ang neurotransmitter na binablock ng pavulon. Sa kabilang banda, dalawang psychologist ang tumestigong mayroong DID or Dissociative Identity Disorder si Angelo. Na-convict si Angelo ng 2 counts of murder, 1 count of second degree manslaughter, 1 count of criminally negligent homicide, and 6 counts of assault. Sinentensyahan siya ng 61 years ng pagkakakulong. Masasabi nating nakamit na ang hustisya. Nasentensyahan ng 61 taong pagkakakulong ang tinaguri ang Angel of Death na nurse. Sa pagninilay-nilay, sa kalunos-lunos na kabanatang ito sa kalaysayan ng komunidad ng medisina, naaalala natin ang dedikasyon ng mga opisyal na nagpapatupad ng batas at mga taga-usig na walang pagod na nagtatrabaho upang matiyak na natatanggap ng mga biktima at kanilang pamilya ang katarungan na nararapat sa kanila. Ako po si Dora, ang inyong investigadora, at hindi ko kayo tatantanan!